Dito ako ngayon guys sa isang truck namin na naaksidente. Nakukunin tayo dito ang isang motor na pwede nating gawing pang-bleed ng clutch saka ng preno. Ito yan go. Wiper washer motor ang kukunin natin. Ito. Mali ito. Tatanggalin lang natin yung mga hose. Tapos sugutin natin siya. Putulin na natin yung wire niya para madala natin pati kasama yung wire doon sa ano. Workshop. Testing muna natin sa battery kung gumagana pa ba itong wiper washer motor na ito. Baka kung sira na rin eh. Guys, umiikot pa. Gawa tayo ngayon guys ng ano, yung pagmamountingan natin itong wiper washer motor. Yun na. Elbow. Tapos ito, di-dose na stainless na tubo. Lagyan natin yung elbow na may pinag-weldingan na natin ng washer. Ayan, i-welding natin siya dyan. Wala akong barina guys, hira na yung barina namin kaya binutasan ko na lang ng gamit ko yung welding din. Ayos na. Ayun. I-grind lang natin para malinis-linis naman. Bali guys, ito yung rubber seal ng wiper washer motor natin. Kabit din natin dito. Yun. Salpak. So ngayon naman, testing natin to sa tubig kung gumagana pa ba na may tubig siya. Baka naman umiikot lang yung motor pero hindi naman gumagana sa may tubig. Try natin. Coolant yung ginamit natin. Kabit natin sa battery. 12 volts lang ito. Pero itong motor na ito, 24 volts na ito. Pero ang gamitin natin dito, isang baterya lang. 12 volts lang. Tignan natin kung gagana lang. Yun. Lumalabas. Yun, lakas pa ng pressure guys. 12 volts na ang gamit nating battery. Pero talo pa yung bombero. Pwede lang gamitin pag may sunog. Huwag naman sana magkasunog. Ayos! Ngayon naman, kabitan natin ng toggle switch para presentable naman yung gawa natin. Malay mo, mauwi ko ito sa Pilipinas. May magamit ako pag doon ha. Bali itong mounting ng toggle switch, minilayan ko lang ng washer dito sa pinaka parang tangke niya. Diyan ko ikakabit ang toggle switch. Testing natin ulit ngayon guys kung gagana na ito dito sa actual na fluid na gagamitin natin doon sa clutch. So salinan lang natin. Tingnan natin kung malakas din ba ang pressure kahit ano na fluid na gagamitin natin din na tubig. Yun oh. Lakas pa rin. Ayos. Ito yung clutch booster na ikakabit natin doon sa isang truck. Iyon. Bagong bago. Made in ano ba to? Philippines. Ah, Philippines to. Original. Hey guys, kabit na natin tong clutch booster.
Mahirap magkabit kapag sa ilalim at wala tayong ano, hindi nasa butas. Nakahiga yung posisyon natin ay mahirap. Lalo napakainit. Last stress dito ng hapon. Kainita na. Matapos din yan. Medyo mahirap ang posisyon natin ito kapag ang ano na, gumamit na tayo ng pambleed natin. Kasi magtutula, tutulo yun eh. Nagkabit muna natin yung mga tubo niya, yung mga hose. Taga itong supply ng hangin. Saka itong ano, wire dito sa, ang tawag dyan, clutch travel sensor. Ang alay ng posisyon ng ganito guys. Ngayon naman, kabit natin yung wire dito sa battery. Yung may buhol, positive. So, testing na natin ito kung pwede ba talaga itong gumana. Salinan pa natin ng ano. Kasi empty ang ano natin eh. Empty itong clutch booster natin. Marami ang uubusin itong ano. Fluid. Bilis humigop guys oh. Ayun, bimaran tunog. Empty agad. Salin tayo. Saksak ulit. Ito ang hirap guys, tumutulo. Tumutulo tapos nasa ilalim tayo. Mahirap. Tumutulay nga yung fluid sa braso ko eh. Check natin yung clutch pedal kung okay na ba. Lambot pa, kulang pa. Mga isang bigay pa ulit. Salin ulit, yun yung kunti na lang. Self-pack. On. Malapit na ito matapos. Bali guys, kapag ino-off ko yung ano, sinasabay ko ng ikot yung bleeder screw para hindi na lumabas yung fluid. Ngayon, check na natin. Ipitan lang natin ito ng 8 yung bleeder screw niya. Ganda sana kung 8 na back rings ang gamit. Ayan na guys, mag-lead na. Tingnan natin dito sa clutch. Ayan, tigas na. Ayos na. Grabe, alikabok naman itong truck na ito. Ayan na guys, sumandar na. Punoyin lang natin yung hangin. Sorry maliwanag, hindi kita. Sabihin natin. Ito, mapasok na yung cambio. Mapasok na. Ayos na. Ayos na. Ayos na yung ginawa natin ano. Yung bleeder pump. Gumana na siya. Mapasok na yung cambio. Wala pang hangin eh. Kunti pa yung hangin. Itong isang gates hindi gumagana. Ito lang. Kulang pa. Kaya meron na. Cambio natin. Oh, ayos na. Napasok na yung cambio niya. Oh. Oh, napasok na. Ayos na to. Ganda yung nagawa natin ano. Kahit isang tao lang, kaya mag-bleed ng clutch. O kaya brake. Ligaya ng ano, pag normal. Ang hirap.
Hindi rin kaya dito pag sa pag sa pedal lang i-bleed yung clutch, hindi kaya. Kailangan talaga mayroon kayong aparato na pwedeng pang-bleed. Ang gusto kong mangyari kasi, isang tao lang ang gagawa ng magbi-bleed siya ng clutch o kaya ng brake. Sa dito ngayon, sa sinampol natin, clutch ang pinag-bleed natin. Okay siya. Mapasok na yung cambio, okay na yung clutch. Isang tao lang ang gumagawa. Gaya dati na dalawa kami dahil yung ang ginagamit ko yung pump ng ano, ng cabin jack, pagtataas ng cabin. Yung ginagamit, yung dalawa ang kailangan, isa sa ilalim, isa sa magbubumba. Eh ito, kabit mo lang sa battery, on mo, tapos ano na. Magkakaroon na magagawa mo na yung ano, pagbi-bleeding na ikaw lang mag-isa. Ayan guys, maraming salamat sa inyo sa panonood ninyo nitong video na ito. Sana lagi tayong mag-iingat at lagi tayo sanang nasa mabuting kalagayan. Bye bye guys. Ito yung truck ko. Nasa labas tayo gumawa sa gitna ng kainitan. Last stress. Okay lang.